Balita mga tol, welcome back to my channel, Utol Jo Alano. So mga tol, nandito ngayon tayo sa norte naman mga tol, dito sa event ng Titan Bullies, dito sa Laos Event Center mga tol. Ito ay Rise of the Titans mga tol, it is sanctioned by the NPTC PBL mga tol. Ito mga tol, medyo halo to mga tol. Merong French Bulldogs at saka mga American Bullies ang participants natin dito. And pero ano mga tol, grabe. Halo-halo yung mga breeders na matitindi. Ayun. And kanina mukhang meron na namang nagaganap na bigay na naman ng matitinding premyo mga tol, at mukhang si Tondo Bullies na naman ay isa sana namang magbibigay. Abangan niyo mga tol. Pero before anything else, syempre please like, share, subscribe kayo sa akin channel Utol Jo Alano. Kaya wag na natin patagalin pa. Let's go. Mga tol, asama natin ngayon ang ating bossing na founder ng Team Woozy and syempre ng Titan Bullies. So, bossing, ano pong pangalan nyo? Ayan, Jason Dilig. Ayan, owner ni Lil Woozy. Ayan. Ito mga tol, ito yung kumbaga sa pagdating sa mga bullies, yung mga kilalang pangalan talaga is Team Woozy. Ayan, salamat. Ayan. Makaraming followers ito mga tol. Salamat sa support. Bossing, anong, paano nyo po kayo nakapag-held ng ganitong klaseng event dito po sa Pampanga po? Yeah, so yun, dati kasi pinopromote natin yung American Bully at the same time, Exotic Bullies. So yung mga fellow enthusiasts natin, yan, every month may mga gantong gathering. So okay, lahat tayo dito, yan, nagkakasiyahan, then may dog show tayo, may fan match. Yan. So, bossing, mukhang madami kayong mga ano dito, naatak kayo na pati saan mga lugar galing po itong mga ano natin, participants? Oo, actually, may iba yan. Meron tayong Davao, may Manila, all around the Philippines, may taga Mindanao din, Visayas, yan. Marami may taga Mindanao pa dito. Hindi taga Davao, dumating kanina, yan. Matindi, may taga Davao pa. At ito, bossing, may topic kasi tayo ngayon. Ano ba, bossing, ang inyong pwedeng magbigay na tip sa ating mga utol dyan na pagdating sa ganitong competition, ano ba yung magandang ginagawang preparation ninyo sa inyong pong mga bullies at pantitin na rin sa pagkain? Sa, ano muna, bossing, sa preparation, anong preparation ginagawa? Oh, actually, sa pag into dog show ka, ang first step niya siyempre, yung conditioning. Oo, so siyempre may training tayo. Unang-una, invest ka sa handlers. Kailangan magagaling ang mga handlers mo, trainers mo. So bossing, doon bali, pinapamatic yun pag may competition, ipapabigay nyo muna sila sa mga handlers. Ay siyempre, dapat iti-train siya. Kasi dito sa dog show natin, ito kumbaga parang passion show to, ipagandahan to. So meron tayo tinatawag na gating, may stocking, di ba? Then, at the same time, sinecheck din natin na dapat maganda ang structure natin. Gano'n ba katagal, boss, ang preparation na isang aso sa competition? Eh, actually, depende sa sasalihan mong kategory. Yan. Misa kasi, lalo na yung mga American Bully, so kailangan, kinotone yan. Para yung mga muscles nila, nakikita. Grabe pala, medyo talaga. May toning tayo dyan, may toning talaga. Bossing, pagdating naman sa pagkain, ano yung pwede nyo bigay na tip na hindi nawawala? Na kailangan meron yan, matik pag may competition mga aso. Oo, actually ang sa akin number one is lagi may beef. May beef. Raw or cook? Ah, raw. Siyempre raw. Pero siyempre, hindi naman pwedeng beef lang. Naghahalo din ako mga vegetables. Kailangan kasi
balanced diet at yung nutrients natin lahat. Hindi naman lahat nasa beef. So, okay, magdadagdag tayo ng mga ibang nutrients na kakailangan natin for the dog show. Okay. So, hahanapin natin yan, let's say, sa mga vegetables or sa ibang livestock like chicken or pork. Ilang beses mo ba pwede pa kayo ng isang aso, bossing, sa isang araw? Honestly, ako, si Woozy, once a day lang eh. Pero once pag may pa-dog show ako, ginagawa ko twice kung nag-build up ako ng weight. Oo, yan. Kung nag-build ako ng weight, nagdag tayo na pagkain. Pero at the same time, hindi naman pwedeng ganun din kailangan. Nag-ano din tayo, nag-training para nag-burn din yung mga fats. Grabe, dami nating nakuha kay bossing natin. Eh boss, may tanong na rin din ako para sa mga utol natin. Ano po ba dapat gainin para tumangkat na sing tangkad ninyo? ala, yan. Jeans na yan. Salamat bossing sa inyo mga tips. So, kayo mag-alala mga bossing, yung mga utol. Sundin nyo lang yung mga tips ng ating bossing dito at sigurado magkakaroon din kayo, may pang-competition na rin kayo ng mga tama mo ba yung bossing? Yeah, yeah. Welcome kayo anytime sa Bataan. Ayan, yun ha. Anytime, welcome kayo sa Bataan. Para makita nyo din yung mga stocks natin dyan sa Woozy. Thank you. Okay, thank you. Ayan mga tol, meron tayong kasama ngayon, another member ng Team Woozy. Ayan si Utol natin, tol. Tol, anong pangalan nyo, tol? Stephen ng Pampanga. Palita ko, tol, ikaw ay isa sa mga pinakakilalang tao. Sakto. Team Woozy. Sakto. So, tol, meron tayo kasing topic ngayon, tol eh. Pag ganito mga kalasing competition, ano yung mga preparation mo, tol, pag nagpapasok ka dito ng aso sa competition? Siguro mga 2 months, pare. Ah, talaga? 2 months? Oo. Anong preparation na yun? Raw, pero depende sa raw na ginagamit kasi may raw, liver, ah, egg, carrots, yun ang... Ikaw, tol, anong prefer mo pag limbawa prepare? Yun ang preparation ko, pare. Talaga, may beef, may liver. Oo, chicken. Chicken, yung liver, tol. Chicken liver, tol. O okay lang, beef. Chicken liver. Chicken liver, wow. So pinag-mix mo siya. Oo. Matindi itong mix ni bossing. Yung iba, sagot beef lang kay bossing, mix. Mix yan, siyempre. So ito, tol, hinahalo mo siya sa dog food. Okay. Hindi. Ah, talaga yun na? Yun lang. Ibang klase. Tapos ito, 2 months sa'yo, bossing. 2 months preparation niya. Okay. So ito, naman pagdating naman sa exercise ng mga aso, mayroon ka bang prepared na ginagawa? Hindi naman, basta pinapakawanan lang. Ganun okay. Lang. Tuwing kailan yan, bossing? Tapos every morning, kasi paghapon mainit pa eh. So, sila rin ba, pag halimbawa pinapakawalan niya, boss, mayroon ba yung pinapractice gating ba? Yun. Dapat gating kasi okay. Dapat may mga trainer ka talaga na ginagamit. Ah, okay. So, pag ganun ba, bossing, ginagawa nyo, pinapadali nyo sila sa handler? Hindi, pinapupunta ko. Ah, so yung mga handler na pumupunta? Oo, ganun yung pinapadala. Iba-iba kasi, may in-house, meron yung meron pinapadala, meron yung sa bahay lang. Ano bang mas better? Yung pupuntahin mo? Depende talaga kung saan ang gusto. Ako kasi mas gusto sa bahay para nakikita ko yung aso. Ah, tama. Para atis nga naman, pag pumunta yung handler, nakikita mo ang trabaho nila. So ito, bossing, ang sa tingin mo ba yung mga dogs po, pag halimbawa sa mga ganito klaseng event, kailangan ba kasi maingay? Maingay, tapos medyo madami tao. Kailangan ba sanahin din sila sa... Sinasanay dapat kasi minsan na naku-culture shock yung mga aso eh. Paano yung sinasanay, boss? Ganun din, maglagay mo ng sounds, ilagay mo sa mga... Parang nagsiset up yun ng mga tao, system. Dapat ano talaga. Tsaka dapat yung attachment ko sa aso nandun para hindi medyo natatakot. Nahirapan. Oo. So, grabe, marami tayo natutunan nito sa utol natin, tol. Maraming salamat, tol. At mukhang madalas namin kayo makikita sa event eh. Para meron pang isa. Meron akong isang mentor, pangalan niya, Jason Dilig. So, pagkatapos ko siya naman. And siyempre, promote mo yung NL group mo. Okay. Oh, Team Woozy, number one. Team Woozy, number one! Yes, yes, yes! May fan tayo dito. Parang dito ka na lumipan. Na-interview na. Tapos ka na. Two points. Nagloko-loko yung mga boss ko eh. Yeah, thank you, tol. Tol, hanap pa tayo pang mga breeders ma-interview. Hoy! Oh mga tol, meron tayo dito Mr. Nice Dog Food. Ayan na dos mga tol. Bimigay sila mga tol . Mr. Nice Guy. Dog Food. Nakita rin natin ito sa last event . Thank you po. Ayan mga tol, syempre kailangan natin yung interview natin, yung untouchable. Ayan, tara mga tol. At ito, special mention natin, may light man tayo dito. Tol, ito si Utol Simon natin. Tol, siyempre, sama niya si Chucky.
Kaya napapahinga lang, kapahinga lang yan, tol. Konting tips naman dyan sa mga utol natin. Ano bang preparation ginagawa mo kay Chucky kapag sasali siya ng competition? Ano, konting diet lang. Konting diet, oh. Ano ginagawa mong nag-exercise ba si Chucky, tol? Every morning nag-walk ko. Mga ilang minuto? Mga 20 to 30 minutes. Pag nakikita kong hinahapon, ha? Magpapahinga. Ba't mo ginagawa yun, tol? Pagka malapit na competition? Para bumatak naman lang yung katawan niya kasi para hindi malawlaw. Okay. Tsaka ano rin ba yun? Nakakatulong din ba yun para hindi sila nahirapan? Para mabawasan din yung hingal pag during show mo. Ayun. So tol, ito naman pagdating sa diet ni Chucky, sa pagkain niya, pag malapit yung competition, ano ba yung binibigay mo sa kanya? Or yung hindi nawawala sa mga pagkain na pag malapit yung competition? Meat lang talaga. Ulo ng manok. Sorry, talaga? Tapos gulay. Mga ulo ng manok, mga ilang piraso? Mga 10 piraso. Sampung piraso. Tol, bakit yun ang napili mo na binibigay pagka kay Chucky? Yun na rin kasi nakasanayan niyang kainin eh. Okay. So, nakakapagpalaki sa kanya yun? Medyo, tapos nagiging solid siya, tapos yun din yung talaga kinakain na lang. Yun sa mga tol, ha? Ingat mga tol! Kaya sa tol, salamat sa atin po, ha? So, yun ang mga sikreto ni Chucky. Natin, ito yung nanalong under natin ng 50 milo last event. Tol, ito yung nanalo last event eh. Ito yung nanalo last event ng 50k lang naman, mga tol. Nachamba nung bigay ng rooftop bullies, ng tondo bullies, mga tol. Yeah, so, tol, matik na yan mamaya. So, mga tol, nakita na natin yung mga katropa natin, mga kautol natin, mga taga-rooftop bullies na bisitahin natin. Ito mga utol natin. Veneno in the house! Ayan o. Oh. Hello, Veneno! Ano, ha? Yeah, so mga tol, kasama rin natin dito yung isa sa mga head ng ABCP. So tol, yes po. Anong mga dala mo ngayong panlaban mo dyan? Dala ko namin ito, si Didas, si Jax, si Moscow. So tatlo lang muna nagdadala namin kasi karamihan naka-hit yung iba mga aso namin at saka yung iba medyo busy yung buwan tropa. Ayan. So yung mga malulupit mo natin na lang. So tol, mabilis lang, anong preparation ginagawa mo pagdating sa food ng mga aso mo? Sa food? Oo, sa food. Actually, ang preparation ko dasal lang eh. Dasal lang. Sa mga klase, dasal lang pala. Ako lang may ganun. Kahit anong ano? Sa food naman, honestly speaking, sa preparation namin ini-in-house namin kay Jeffo, yung kausap mo kanina. Si Jeffo naka-in-house lang. Naka-in-house sa kanya pagka mag-competition. Oo, naka-in-house. Mas maganda rin kasi may bonding yung aso at yung handler. Okay. Mahalaga 'yon. So, condition ng aso mo hindi naman nag-perform, 'di ba? So, okay. So kailangan pala talaga may bonding din yung handler and yung dog. Oh, para at least pagdating sa ring ay mas confident, babe, confident yung aso. Yes, kasi confident yung aso kasi kilala nila yung may hawak sa kanila. Ayun. Kaya lang pala. Ayun. So magandang tips na. Salamat, tol. Yan. From Papa Bulls po. Papa Bulls. Ayan. So mga tol, interviewin din natin yung mga ibang mga breeders. Sa isa pa. So mga tol, dito. Nandito tayo ngayon sa Rooftop Bullies at Papa Bulls. So pakita natin. Oh, nandito na. Bumalik na ating Madam Didi. Ayan. Meron tayo katanungan kay Madam. Madam, ano bang ginagawa niyong preparation sa inyong mga dogs kapag po meron kayong competition at ano rin yung pinapakain niyo sa kanila? Actually, meron akong, I got some help this time around. We actually asked for help from Jeffo. Si Jeffo actually ang nagko-condition ng aso natin ngayon. So talagang prepared sila ngayon. So I'm very, very happy with the result because so far, naka 3-0 na tayo. Oh, 3-0 agad! Ang lupe! Meron pa tayong mga entry. Ayan, ito si Jeffo. Ayan, si Jeffo. Ito. Yeah. Tanyan natin. Tol, bilang ikaw ang... yung utol natin si Jeffo, ang hunter ni
Anong ginagawa mong preparation, tol, sa mga aso ni Madam? Ako, heavy training ginagawa ko talaga. So, preparation siya, pinaka 1 month. 1 month, yeah, conditioning ng... Conditioning. Kaya foods, syempre yung proper training. Ano ba usually kinakain pagka may competition? Sa akin kasi gumagamit ako talaga ng mga meat, more on meat kasi kailangan ng aso yung muscle, parang mga tao, di ba, pag ginagawa. So para mas maganda yung meat. Ginawawala sa food nila pagka Ground beef. Ground beef talaga. Ginawawala talaga yan. Yan ang pinaka main. Kaya pala ang lalapat nila eh. Lalo na dito si Beneno eh. Kumbaga hindi lang sila tumaba sa pagkain, dog food, hindi, muscle sila. So kailangan din ba ng exercise din nila? Oo, kailangan yun, importante kasi. Kailangan ng oras pa. Pinakamaganda umaga. Oh. Tapos para pa pagdating ng show, hindi agad sila napapagod. Ayun. Makikita niyo sa aso pag kondisyon, pag nasa ring sila nakasarado yung bibig. Pag nakanganga, ibig sabihin mahina lang yung ano. Dami natin natutunan kay Utol Jo. Utol, pag 3-0 na agad, ha? Rooftop bullies, saka syempre, Papa Bulls. Papa Bulls. Ayan, congrats, madam! Mukhang mapaparami pa yung award mo ngayon, ha? Sana! Sana! Ayan, so, tingnan natin, abangan natin, mga tol. Pasok mo, swim! Pasok mo, swim! Ayan, mga tol, kasama natin ngayon si Madam Abby ng Wolfgang Manila. So, mga tol, kamusta ka, ma'am? Okay naman. Nagkita-kita ulit dito. After nung last month pa yun? Last event, madam. Grabe. Still present si madam. Mapa South, Mapa North. Present! Basta NPTC show. Support. So, madam, may katanungan kami ngayon sa mga breeders ngayon. Ano po ba ang ginagawa niyong preparation pagdating sa inyo po kay Hakot King at saka kay Hakot Wing? Pag may event, nag-exercise ba? Ano po ba? Actually, nagte-training lang. Yung trainer nila, si Sir Nelson Lim, nagpupunta siya sa bahay 2 or 3 times a week para lang i-train sila para sa for the show. Gano'ng katagal yun, madam? Siguro mga 20-30 minutes. Basta parang laro-laro lang sa kanila yung training. Binibigyan niya po ba sila doon o pumupunta po si Sir Nelson? Hindi, home service. Home service? Pupunta lang si Sir Nelson just to train them. Parang mga 2 or 3 times a week. Pupunta siya doon na usually mga hapon yon 5 p.m. onwards or hanggang gabi. Nag-exercise sila po, parang lakad-lakad po ba yan? Lakad-lakad lang. Lakad-lakad din yung mga stock up, gano'n? Yan, magsistocking lang sila. Okay. Tapos yung gating, yun lang yung pinapractice nila. Gano'ng katagal, madam, ulit? Mga 20-30 minutes, basta pagod na sila. Hindi naman namin pinaforce. Ilang araw po or 1 po ba? Hindi naman. Basta weeks lang before the show. Ayun. Kabisado na rin naman nila. Sabi correct, correct. Parang hindi sila matagal na hindi nagkikita. Parang pag nagkita ulit sila, alam na nila yung gagawin nila. Matik na. So, parang, sanay na yung act ng mga king and queen dito. Sanay na sila. Ayan. So ano naman, correct. Parang happy sila, basta makita. Talaga. Hmm. Maganda nga po, parang yun daw yung ginagawa para at least mas kilala nila yung... Oo, basta yung handler nila. Relax po sila sa ring. Yes, oo. Tsaka pagka kasi handler nila, iba yung bonding nila eh. Makikita mo dun sa aso, hindi yung pag nagte-training sila talaga, parang effort sa kanila or struggle. Sila hindi. Pag makita nila yung trainer yung nila parang ang dating sa kanila, maglalaro lang kami. Oh, ganun lang. Kaya relax sila. Kaya relax. So ano naman diet, madam, ang binibigay nyo po sa inyong mga king and queen? Ang diet kasi nila, royal kanan. Ah, talaga? Sosyale naman pala, mga to. Tapos, pag nagsasawa, alakar. Nagsasama ba kayo ng mga ibang mga secret ingredients? Or mga raw food? Hindi sila nagro-raw. Pero nag-meat sila. Pero, so, cook po? Cook na. Ano po? Beef, chicken? Beef and pork. Chicken may allergies. Okay. Sensitive yung ano nila. Basta chicken, nagre-react yung bayat nila. Oh, imagine nyo ng mga tola, iba-iba rin yung binibigay na diet sa mga aso. Hindi pork. Ayan. Beef and pork, beef and okay pork. Sa kanila yan. Oh, yun. Kasi yung iba, nagbibigay chicken. Kay Hakot King and Queen, bawal ang chicken. Allergy. Bawal. Kakatingin sila. Pag gusto mong magkaroon ng katikatian, mahirap, baka maglaglagan yung balahibo. Naglulugas yung balahibo nila. Ayan. Parang yung ano, yung may sugat-sugat. Ako, delikado po yun, lalo na nalaban magastos sila. Magastos yun. Correct. Ayan. So, madam, good luck po ha sa ating King and Queen. Good luck po at sana manalo po. Thank you. Ayan, bisita kayo sa Wolfgang
Manila. Yon, welcome kayo. Mga tol, umaakot na naman ang mga taga-Tondo. Tingnan nyo, mga tol! Ito natin dito! Ay, mga royal kanin! Ayan, mga taga-Tondo natin! At siyempre, mga taga-Tondo bulis! Siyempre, matik na, pagka taga-Tondo, matik na! Ngayon yung isa sa aso ng mga Crazy Rich. At siyempre, si Utol Jo Alano, ang pinakamalupit na handler natin. Idol ko. Utol, ano bang pwede mo masabi? Ano bang preparation ng ginagawa sa mga aso ng Crazy Rich? Ayun, at siyempre, attachable ka rin, Utol. So, yes. Ano bang tingin mo ang pinaka-the best na preparation pagdating sa isang aso, pati sa food na din? Ano bang pwede mo maibigay? Of course, exercise ng aso. Everyday, and tamang feeding, at saka training. Tol, ano bang magandang exercise? Yung pinaka-the best lang, kahit yun lang yung ginagawa ng isang aso. Paano ba yun? Takbo, lakad. The best na yan. Takbo, tuwing anong oras, Tol? Huwag yung hindi pa pumuputok yung araw. Ah, okay. At saka paglubog ng araw. Paglubog din ng araw. Yan ang maganda. Mas condition sila, mas tumatagal sila. Mas nagkakameron sila ng mas tumatagal stamina nila. Ah, okay. Para hindi pagod pagdating sa ring? Yes. Eto, pagdating sa pagkain, ano bang may mabibigay mong tip? Ano bang hindi pwedeng hindi mawawala sa pagkain ng isang asong lalabas sa kompetisyon? Para sa akin kasi, mas maganda binibigyan ng beef. Para lean yung muscles nila. Dahil bully is kailangan lean yung muscles para mas maganda silang tingnan. Muscular. So tol, at ibig sabihin yung mga ground beef ganun? Yes. Iahalo sa dog food ganun? Oo. O kahit walang dog food, kung talagang kaya nyo na beef lang, mas maganda para mas lean yung muscles. Itong utol natin, si Utol Jo Alano, grabe to, pang-international to mga tol. Akala nyo, ano lang, hindi lang handler, artista pa to. Kasama nito. Si Min Mendoza, palori nyo mga tol. Idol. Lagan mo lang konti. Manood po kayo, inananya ko po manood kayo na Main Goals sa channel, Signal TV Buko Channel every Monday to Friday, 8 PM to 8:30 PM. Oh, ibang klase ha, panoorin nyo mga tol, artista lang naman to, hindi lang under, mga tol, na international to, artista din. At syempre, yung mga handler niya, no? Si Crazy Rich, sige. So, mga tol, natapos na ang event dito sa Laos Event Center sa Pampanga na Titan Bullies Rise of the Titan. Ayan, ha. So mga tol, grabe, ang titindi ng mga umattend dito mga breeders. At syempre mga tol, yung mga in-interview natin, diba? Nakita nyo naman yung mga sikat na breeders kung paano sila mag-prepare sa mga ganitong klaseng event. Kung paano nila in-exercise at yung mga diet
na binigay nila, iba-iba mga tol, di ba? Pero lahat ng ito ay makakatulong sa inyong mga breeders dyan at yung mga nagsisimula pa lang kung paano nyo ma-prepare yung inyong mga aso sa ganitong klaseng event, mga tol. Kaya naman, mga tol, before tayo magtapos is please like, share, subscribe kayo sa aking channel, Utol Jo Alano. Kaya mga tol, alam nyo na, I'm out! Woo!